programang ito ay rated SPG. Strictong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Alam mo yung para kang puzzle, tapos buong buhay mo may naging isang piece na nawawala. Tapos nung nakilala ko si tatay, nabuo yung puzzle, nakompleto ako. Welcome ulit sa ating kwento serie update. Nagulat nga si Annalyn at Zoe sa biglang pasok nitong si Moira, lalo nga't nabanggit nito ang tungkol sa tatay ni Zoe na kinagulat ng dalawa. Pinatigil ni Zoe si Moira at pagkatapos nabaling ang tingin kay Annalyn at muli ngay pinag-initan na naman ang batang doktor. Nagbago na nga ang trata ni Zoe kay Annalyn dahil ngayon alam niyang siya pala ang peke at na-realize sa sarili ang mga kamali ang ginagawa niya. Nag-umpisa namang mag-imbestiga si Zoe kung sino ang best friend ng daddy RJ niya during med school base sa kwento ni Moira sa tunay niyang ama. At ngayon alam na niya ang real name nito habang nagtataka si Annalyn sa kinikilos at pag-uugali nito na sadyang nakakapagtaka, pero higit na natuwa siya dahil pinayagan na nga siyang dalawin sa ICU ang tatay niya na si Dr. Tanyag. Samantala, kinampranta nga ulit ni Zoe si Moira na alam na nito ang pangalan ng ama niya at siya ay si Carlos Benitez, ngunit pinabulaanan pa rin ito ni Moira kaya naman tinakot siya nito ni Zoe na sasabihin kay Annalyn at lolo nito ang totoo. Nag-uusap ang maglolo nang biglang sumulpet si Zoe na umiiyak at nag-so sorry at sinabing si Annalyn lamang ang anak ni RJ at apo ng lolo nito nang bigla namang dumating si Moira para muli na namang magpalusot at nangakong susundin niya si Zoe kahit labag sa loob nito. Kaya naman wala nang nagawa si Moira kundi sabihin ang totoo kay Zoe na si Carlos Benitez ang tunay na ama nito, at nagulat dahil gusto ni Zoe na makilala siya, ngunit sinabi ni Moira siya muna ang makipagkita at kakausap dito dahil sa wala pa nga itong alam na may anak sila at si Zoe yun. Sa ospital kung saan nagtatrabaho si Doc Carlos Benitez, nagkita si Doc Meneses at nabanggit nga dito na kasalukuyang comatose si Doc RJ na best friend nito, at sakto ngang dumating si Moira at inantay na umalis si Meneses bago ito magpakita kay Carlos para kausapin nga ito tungkol kay Zoe. Sa pag-uusap nga ng dalawa ay bigo si Moira na kilalanin ni Carlos si Zoe dahil nga sa nabigla ito at di pa handa, lalo't may sarili na nga rin itong pamilya. Sa Apex pinagtanggol ni Zoe si Annalyn sa babaeng sumita sa nakalugay niyang buhok. Nagpasalamat si Annalyn kay Zoe at tinawag niya itong ate, ngunit ayaw ni Zoe sa sinabing yun ni Annalyn, kaya naman natanong nito kay Zoe kung bakit mahirap dito na sabihing magkapatid sila, kaya nang mag-usap itong si Annalyn at Doktora Enriquez at nasabi nitong mahirap ba siyang mahalin bilang kapatid, kaya inisip niya tuloy na ano kaya kung lumipat na lang siya ng ibang ospital para nga di naisipin ni Zoe na kakompetensya lamang siya nito. Nakwento naman ni Moira sa kaibigan nito ang tungkol sa pag-uusap nila ni Carlos Benitez na hindi pa nga ito handang humarap kay Zoe, nang bigla naman sumulpot itong si Zoe upang tanungin si Moira tungkol sa pag-uusap nila, at iyon ngay nakapagsinungaling na naman si Moira kay Zoe na gusto siya nitong makita ng tatay nito. Samantala, sa pag-aantay ni Zoe na dumating ang real father niya, dun niya nga na lamang nagsinungaling lamang ito si Moira. Kaya naman sinadya na nitong si Zoe na puntahan ang kanyang ama. Sinadya naman ni Doktora Enriquez at Annalyn si Carlos Benitez sa unang pagkikita upang erekomenda nga itong si Annalyn sa pag-aakalang gusto nga nitong si Annalyn lumipat sa ibang hospital para sa ikakatahimik ni Zoe, ngunit di niya sinabi na anak siya sa labas ni Dr. Tanyag, ngunit di pa nga seryoso itong si Annalyn na umalis ng Apex dahil nga sa kasalukuyan pang nasa coma ang kanyang ama, ngunit mismong ang Dr. Benitez nagsabing welcome siya sa ospital nila kapag naging seryoso na ito. Samantala, parating naman ito si Zoe upang sadyain ang real father niya at para makilala nga ito, sakto namang palabas na si Annalyn at Doktora Enriquez, ngunit aksidenteng naiwan ni Annalyn ang coat niya kaya naman nagpaalam siya kay Doktora Enriquez na babalikan niya ito. Dumating na nga itong si Zoe at nakaharap na ang ama nito, sakto naman pagbukas ni Annalyn sa pinto nakita at narinig ang sinabi ni Zoe kay Doc Carlos na siyang pinagtatakahan niya kasabay noon nakita siya ni Doc Carlos, kaya natigilan si Zoe sabay lingon at tanong kay Annalyn kung ano ginagawa nito dito. Pagkuha nga ni Annalyn ng coat ay sabay alis na rin agad nito at naiwang tuloy sa pag-uusap si Zoe at Doc Benitez. Hindi nga inakala ni Doc Benitez na pupuntahan siya ni Zoe, kaya naman hindi naging exciting ang pagkikita nila dahil sa hindi pa nga handa si Doc Carlos na kilalanin siyang anak dahil kailan lang niya ito nalaman at isa pa may sarili na itong pamilya. In short, na-reject si Zoe ng kanyang tunay na ama. Nasaktan ito at niyakap ang ama. Sa kabila naman, tulala si Annalyn habang iniisip ang narinig niya kanina na sekreto at napag-alaman nga niya na best friend pala ito ng tatay niya noon during med school, kaya maaring matagal nang magkakilala na itong si Zoe Moira at Doc Carlos ayon kay Doktora Enriquez.
Habang pinagtabuyan naman si Zoe ng kanyang ama kahit sinabi pa nga nitong gusto lamang niyang kilalanin siya nito ngunit bigo siyang umalis, sinalubong naman siya ni Moira na umiiyak kaya pinayuhan ang anak na huwag niya nang ipagpilitan ang sarili nito sa tatay niya dahil sa sinabi ni Zoe na ayaw sa kanya ng tatay niya. Samantala sa Apex, kinakausap naman ni Annalyn ang tatay niya habang kasalukuyan pa rin comatose. Ayon nga sa kanya, nag-aalala siya kay Zoe dahil sa kakaibang kinikilos at sinasabi nito na di niya ma-explain. Sabi niya din dito ay di pa rin siya tanggap ni Zoe bilang kapatid pero naintindihan niya si Zoe kung bakit ganun yun sa kanya dahil nga sa ang alam nito buong buhay niya siya lang ang nag-iisang anak. Abangan bukas ang susunod na kwento serye ng Abot Kamay na Pangarap. Muli, maraming salamat sa patuloy ninyong pakikinig.